Okay, balik muna tayo sa fish feeds na pakain po ngayon. Yan. So magpapakain po tayo sa ating mga isda. At bawat pakain po ay tinitimbang natin para tama po yung dami ng pagkain na ipinapakain natin sa kanila para hindi po sila ma-overfeed o kulangin sa pakain. Yan, tinitimbang po natin siya. So magpapakain tayo ng 5 kilo ngayong oras po na ito. Morning sa ating mga alagang isda. Yan. So nakakatulong po yung feeding guide po natin para tama po yung timbang at dami na ipapakain natin sa mga alagang isda. So dapat po may feeding guide kayo kagaya po nito. Yan, feeding guide po namin ito dito. Yan, kung pins ang ipapakain mo or kung chicken meat ang ipapakain mo. Okay? So magpapakain tayo sa pond number 2, 7 a.m. ng 5 kilo. Yan. So isang pakain lang po yan sa 7 a.m. So isa-isang araw, ang pakain po natin sa pond number na yon na number 2 ay 15 kilo per day. Yan. So apat po ito. Actually, na harvest na yung pond 1. Yan, pond 2, 3, 4 na lang ang papakain natin ngayon, pakakainin. Yan. So 15 per day. Yan. At ganun din sa pond 3, pond 4, medyo maliliit pa, kaya 3 kilo lang. So sumatotal, ang nagagastos natin na feeds ngayong per day po nila ay 45 kilo per day. Yan. So halos isang sako na po yan ng feeds, dahil lang isang sako po ay nasa 50 kilo at yung isang maliit na sako ay nasa 25 kilo. So halos isang sako na po yan. Yan, 45 kilo na yan. Okay? So kung chicken meat naman ang ipapakain natin, yan, may timbang din po yan. Po yan na 8 kilo, yan. 3 beses din po ang pakain sa isang araw. Yan. So sumatotal, ang chicken meat na ipapakain natin sa ating mga alagang isda ay 72 kilos ng chicken meat per day. Yan. So dapat po, meron tayong feeding guide at wag lang po tayong hagis ng hagis para hindi po sila na overfeed na dahilan ng pagkamatay nila at hindi po kinukulang na dahilan ng pagkabagal nilang lumaki. Okay? So may feeding guide po tayo dyan. Yan po yung ating sinusunod. Yan. So, ito, magpapakain tayo ngayon. Yan, chicken feeds, fish feeds muna ang ipapakain natin ngayon. Balik tayo sa fish feeds. At pakakainin natin yung ating mga alagang isda. So, dito tayo sa pond number 2. Yan. Okay, so sa pagpapakain, hagis lang ng hagis. Yung ibang ginagawa, binabasa pa po ito para pagkain ng isda ay malambot na. Pero pwede nyo namang hindi na rin basain. Ano po? Yung iba nilalagyan ng probiotics, vitamins, bago ito ipakain. So, ito. Kahit ano, kahit wala na, okay naman na mga probiotics. Kasi yung mga probiotics natin, ay inilalagay na natin ng direkta dito sa pond natin. Okay, so hagis lang tayo. Hanggang sa maubos nila. Itong pills na ito. So huwag niyong bibiglain yung paghagis. So ihahagis agad ng ilalahat po agad ito dahil baka hindi nila makain, hindi nila maubos. Ay lulutang lang po yung pills dyan at magiging dumi lang po yan sa ilalim. So minsan kapag busog na, hindi na po nila kinakain yan. Pero maganda na may feeding guide pa rin po tayo. Ano po na sinusunod? Minsan kapag napasobra yung pagkain nila, lulutang po yung pagkain dyan at magiging pollution po kapag hindi po nakain yan. Tapos kapag natirikan po ng araw yan, yung mga feeds na nasa ilalim
ay kapag natirikan ng araw yan, magiging lason po yan, magiging dahilan po ng kakulangan sa dissolved oxygen. So yun po yung madalas na nangyayari doon sa mga isda sa Taal, Batangas, yan yung mga nagiging dahilan ng ano doon, ng fish kill doon, ay yung mga kakulangan sa dissolved oxygen. So kaya po madalas, ayon po sa pag-aaral, madalas po na nangyayari dahil minsan yung iba doon ay pakain lang ng pakain, hagis lang ng hagis ng pigs. Pag hindi naubos ay inahayaan na lang nila doon. Kapag natirikan po ng araw yun, medyo malakas lang po yung hagis. Kapag natirikan po ng araw yon, mamamatay po yon. Mamamatay po yung dissolved oxygen dahil po sa pollution sa tubig. So yun po yung nagiging dahilan ng pagkamatay ng mga tilapia doon sa Taal, Batangas. May ibang isda nandun po sa dulo. Hindi lang ako makapunta. Dapat pupunta ako doon. Pero try natin. Okay. So, dapat pakalat itong ating pagpapakain para yung iba makakain din. Dahan-dahan lang para hindi tayo mahulog. Kilo po may papakain natin, tatlong beses po yan sa isang araw. So ito ay para sa mga juvenile size na hito po. Okay, so yung feeding guide po, meron po akong video nyan. Yan, hanapin nyo lang po dito sa aking page o sa aking YouTube channel po na ito. Feeding guide po, yan. Kung gusto nyo pong malaman kung paano kinukuha yung dami ng pagkain po ng isda, kung paano po ang computation, yan, meron po ako niyang video dyan sa aking channel. So, hanapin nyo lamang po. Halwatin nyo lamang po itong aking channel at marami po kayong matututunan dyan. So, napakahalaga po ng feeding guide para po sa ating pag-aalaga ng hito. Para hindi tayo pachamba-chamba, pahagis-hagis lang ng feeds, maganda po yung may timbang po yung ating pinapakain sa kanila. Yan. So, kalahati na. Ibig sabihin, dalawat kalahati na yung napapakain po natin. Meron pa pong mga isda doon sa dulo. Hindi pala ang natin mapuntahan. Yan, madalas po ang pakain dito ay chicken meat. Yan, mga mortality ng manok. Kaya mabibilis lumaki itong mga alaga natin. Talagang gutom na gutom pa rin sila. Dapat po pakalat yung pagpapakain natin. Pero minsan pinapractice ko na sa isang side lang o sa isang parte lang sila kumakain para masanay po silang mag-agawan doon ng pagkain.
Kasi kapag pakalat pa ang ginawa natin, yung iba hindi na makikita yung pids kung nasaan, pupunta na sa ibang lugar o ibang sa gilid-gilid na, hindi na mahanap ng isda. So hindi na nila makakain. Kaya sinasanay ko nasa isang part lang pakainin yung mga isda para doon na nila maubos ng mga pagkain. So kung yung iba hindi makakain, kapag nagutom yan, lalapit din po yan. Kasi kapag ikinalat mo, pupunta-punta yan doon sa mga ilalim, gilid-gilid. So, minsan hindi na mahanap ng isda. So, konti na lang po ito. Pag sa tingin nyo ay kulang pa, dagdagan nyo ng konti lang. Pero wag naman yung sobrang dami pa rin yung ipapakain nyo, na halos hindi na nila makain. Santimba po yan, ang pinakain po natin ng pigs. So kapag tingin nyo kulang pa, dagdagan nyo ng konti lang. Wag naman yung sobrang dami. Okay? Para hindi po mapulyot ang tubig po natin. So ganyan lang po, ganyan lang po tayo magpakain. Yung chicken meat, ihahagis lang din po natin dyan. Lulutuin po muna natin, dudurugin. Yan, para madali po nilang makain. Ganun po sa chicken meat. At sa pigs yan, hahagis lang po natin ng ganyan. Okay, so naubos na natin. 5 kilo po yan. So napakalaga po ng feeding guide, kaya dapat po may sinusunod tayong feeding guide. Okay, so kung gusto niyo po ng feeding guide, message niyo lang po ako. I-text, tawagan, or hanapin niyo po ako sa Facebook. At may Facebook po tayo. Dito ka naman, Facebook page. Okay? So, yun po. Muli, maraming salamat po. At salamat po sa panunood. At may natutunan po kayo sa video po natin ito. God bless po sa ating lahat.